Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jubin Ferrer. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinapaabot o Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan. Sa buhay ng bawat isa na nanarito, maraming salamat, Panginoong Jesus, na patuloy na kami iyong kinakahabagan, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoong Jesus, at kami iyong sinamahan na iyong pinagpalang lubos ang iyong banal na gawain mula kagabi hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoong Jesus, higit sa lahat sa pasaganang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat maging sa buhay ng bawat isa na taglay ang kagalakan, taglay ang kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat. At sa oras na ito, Panginoong Jesus, kami dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at narito kami sa bahagi ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, ikaw ang magbigay ng salita ng karunungan, Panginoong Jesus. At sa bawat makikinig, Panginoong Jesus, bigyan mo ng pangunawa, maging sa aming mga live webcast viewers na iyong ipaunawa ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoong Jesus, at sa pangkat ang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeda, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang, hindrances, unbelief in doubt, kulang sa pananampalataya, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ay magsabi na praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeda at sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Cumon Almeda, at sa inyong lahat beloved brethren, sa ating mga live webcast viewers around the globe, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa ating natigit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na tunay nga po na talagang ang bawat isa ay talagang lubos na pinagpala, dahil mula pa kagabi ay nandyan ang bawat isa na talagang patuloy na nakikinig sa papuring awit, nakikinig sa pinagpalang mga buhay na patutuo, at hanggang sa mga oras na ito talagang patuloy ang pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 12 up to 13. Kindly po, pag-ibasa po muna sa Tagalog. Deuteronomy chapter 31 verse 12 up to 13. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kindly po, sa wikang Tagalog, pag-ibasa po.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa Deuteronomy, ang kabanata po ay 31 at ang talata po ay 12 hanggang 13. Amen. Praise the Lord. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae, at mga bata at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaruroonan na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita na dito mga minamahal na binanggit, mga minamahal dito sa ating nabasa na ating talata, mga minamahal, na pisanin ang lahat ng bayan, ang sabi dito lahat, mga babae, lalaki at mga bata. So ibig sabihin, mga minamahal, ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ay hindi lamang tumutukoy sa isang tao o sa mga magulang, maedad, kundi ito ay para, maging para sa mga bata. Amen. So ang ating pag-aaralan, mga minamahal, ito ay pangkalahatan, mga minamahal, na talagang sa ating buhay, napakahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, at ito ay ating pag-aralan, mga minamahal, na sa ating buhay, sa ating panahon ngayon, mga minamahal, hindi mahirap unawain, hindi mahirap intindihin, pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, dahil bawat salita, mga minamahal, bawat kama, bawat exclamation, mga minamahal, bawat tuldok ay nakalatag na dito sa Biblia, mga minamahal. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, ito ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Amen. At ang asalin ng Biblia ay naisalin ito sa iba't ibang wika. So ibig sabihin, anuman ang dialect po natin, ito ay madali nating maunawaan, ito ay madali nating maintindihan, mga minamahal. Amen. So kung ating titignan, mga minamahal, dito sa ating nabasa, sa lumang tipan, ito ay sa panahon ni Moses, mga minamahal. At sa pangangaral ni Moses, mga minamahal, sa panahon na yan, ang mga nakikinig, mga minamahal, ay wala pang Biblia noon. Amen. So, ibig sabihin, ang mga nakikinig, mga minamahal, sila lamang ay nagre-rely sa kanilang napapakinggan sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala silang nababasa. Ngunit tayo, mga minamahal, ngayon ay talagang nababasa mo, nababasa natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Ito ay bigyan natin ng titulo na pakinggan at makinig sa salita ng Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na noong unang panahon, ang kanilang naririnig ay inilalagay lamang nila sa kanilang ulo, sa kanilang isipan, ang kanilang mga naririnig. Tayo ngayon, mga minamahal, bilang Kristiyano, bilang nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay napakahalaga, mga minamahal. Dahil sa kung sa ating buhay, once na hindi mo pinakinggan, hindi natin pinakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang purpose na tayo ay makinig sa salita ng ating dakilang Diyos ay upang ikaw, ako, tayong lahat ay ilayo sa ikapapahamag po natin.
Amen. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So dito mga minamahal sa ating teksto na ang sabi, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos. So ibig sabihin mga minamahal, noong Old Testament hanggang sa panahon natin ay nariyan lagi yung katuruan itinuturo sa bawat isa sa atin na tayo ay mag-aral at matakot sa ating dakilang Diyos. Amen! Noong unang panahon, ang pangako sa kanila mga minamahal na ang kanilang pupuntahan ay doon sa lumang pangako. Ngunit sa ating henerasyon, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa ating patutunguhan, sa ating pupuntahan, mga minamahal? Ang pinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Kaya't napakahalaga na makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Kasi kung ating titignan mga minamahal, marami ng mga Kristiyano, marami ng nauna na napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, ngunit ito ay kanilang binaliwala at may mga napahamak mga minamahal. Amen. Kaya kung ating titignan mga minamahal sa buhay ng tao, sa ating buhay, may mga mananampalataya na ayaw makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. May mga mananampalataya na kanilang namimisinterpret ang pangangaral mga minamahal. Bakit mga minamahal? Because they don't want to obey our loving God. Amen. Sila mga minamahal ay tinatawag na indimibable or disobedient mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen! Kaya't mahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang sinasabi mga minamahal sa aklat ng Jeremiah chapter 2 verse 4? Ang sabi dito mga minamahal, inyong dinggin ang salita ng Panginoon o sangbahayan ni Jacob at lahat ng angkan ng sambahayan ng Israel. So, ibig sabihin mga minamahal, bawat isa sa atin ay dinggin natin ang salita ng ating dakilang Diyos dahil sa ating pakikinig mga minamahal, ito ay hindi natin ikapapahamag. Amen! Kaya nga ang ating dakilang Diyos, lahat tayo mayroong tainga mga minamahal upang ating mapakinggan ang kanyang salita mga minamahal. Mayroon tayong mata na ginawa ng ating dakilang Diyos upang iyong makita ang kanyang banal na salita mga minamahal. Amen! Ating buksan ang ating Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 20 verse 12. Ang sabi dito mga minamahal, ang nakikinig na tainga at ang nakakakitang mata kapwa ginawa ng Diyos. Amen. Nilikha ng ating dakilang Diyos yan mga minamahal upang tignan mo, upang tignan natin mga minamahal ang ginawang kagandahan ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Para makinig, pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos at ating pakinggan, iyong pakinggan ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan, mga minamahal. Amen. Nasa ating pagdalo ng tatlong beses sa isang linggo na yan lagi ang bilin ng Beloved Pastor Will Estrada Almeida na patuloy tayong dumalo mga minamahal upang iyong mapakinggan mga minamahal ang bawat salita ng ating dakilang Diyos na sa iyong buhay, sa ating buhay na patuloy na pakikinig mga minamahal
ay positive, positibo ang iyong pananampalataya na dito sa gawain ng Jesus. Miracle Crusade International Ministry, iyong napapakinggan, ating napapakinggan mga minamahal, at hindi lang napakinggan, nasaksihan ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. At ang mga yan na iyong napapakinggan, na ating napapakinggan, mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay huwag mag-alinlangan sa ating dakilang Diyos. Amen. Kasi once na hindi mo pinakinggan, binaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang mga ilang bagay na mangyayari sa iyong buhay, mga minamahal? Ayaw mong maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ayaw natin na magbigay, ayaw natin ng kabanalan, mga minamahal. Ayaw natin magpasakop, mga minamahal. Ayaw makinig sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, yes, of course, mga minamahal, talagang lahat ng tumatayo dito, mga minamahal, talagang wala kaming alam sa salita ng ating dakilang Diyos. Hindi kami nakapagtapos sa Bible School, mga minamahal, ngunit ang kasama namin, ang salita ng ating dakilang Diyos, siyang nagbibigay, mga minamahal. Amen. Na minsan, sa mga ibang mananampalataya, mga minamahal, talagang sinasabi na pag napanood ang mga tumatayo, mga minamahal, ay sinasabi na walang alam yan. Totoo yun, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ang nagbibigay ng kanyang salita, ginagamit lamang ang mga mangangaral bilang kanyang mouthpiece upang ipangaral ang kanyang banal na salita, upang mapakinggan ang kanyang banal na salita, upang ang bawat isa sa atin ay hindi mapahamag. Amen! Dahil ang nais ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, ay tayo ay mapabuti. Ikaw ay sumagana sa iyong buhay, mga minamahal. Amen! Ngunit sa kabila ng nais ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay mapabuti, mayroon naman na ayaw na tayo ay sumagana, ayaw na tayo ay mapabuti. Amen. Malinaw ang sinabi, mga minamahal, ng aklat ng John chapter 10, verse 10, mga minamahal. Ano po ang sabi po dito, mga minamahal? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ating palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay sumagana, mga minamahal. Amen! Napagamat sa iyong buhay, sa ating buhay dati, sinira ng kaaway, sinira ng diablo, kaaway ng Diyos ang ating buhay, mga minamahal, nang hindi pa natin lubusang nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen! Dahil gumawa ng paraan upang iyong maganap ang plano ng ating dakilang Diyos na ikaw ay sumagana. Amen! Sumagana at mapabuti. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya bawat isa na narito, ikaw ay pinagpala, mga minamahal. Dahil hindi mo binabaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos, pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, mayroon kang kagalakan sa iyong puso, at tayo, mga minamahal, ay gising na gising sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat muna ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit tandaan natin, mga minamahal, na sa ating pakikinig, mga minamahal, sa salita ng ating
dakilang Diyos, mayroong ding danger sa pakikinig ng salita ng Diyos o sa ating napapakinggan, mga minamahal. Dalawang bagay yan, pakikinig ng kasinungalingan at pakikinig ng katotohanan. Of course, doon tayo sa pakikinig ng katotohanan. Amen! Dahil ang pakikinig may kapangyarihan, ang pakikinig sa kasinungalingan at mayroong kapangyarihan din sa katotohanan, mga minamahal. At mayroon ding kapangyarihan na paniniwala, mga minamahal. Kung inyong titingnan, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, kahit saan talagang nagkukrusada, mga minamahal. Ngunit tingnan niyo, mga minamahal, pag nagkukrusada, mga minamahal, iilan-ilan lang ang nakikinig. Amen. Iilan lang ang mga pumupunta. Iilan lang ang mga tumatalima, mga minamahal. Pero kapag may sikat na artista, may isang concert, ay talagang dudumugin yan, mga minamahal. Amen. Talagang nandyan ang napakaraming tao, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, napagawi ako sa may malapit sa Singapore Stadium at alam natin yung isang sikat na talagang mga awit na talagang lahat ng bansa dito sa Asia ay talagang nagpuntahan doon at upang manood at makita mo talagang punong-puno, mga minamahal, yung Singapore Stadium, mga minamahal. Na talagang palagpakan, sigawan sila, mga minamahal. Ngunit sa ating buhay, pag sinabi nating palagpakan ang Panginoon, iilan-ilan lang ang pumapalagpag, sumisigaw ng kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dahil alam niyo, mga minamahal, ang panahon ngayon, mga minamahal, gustong-gusto nilang pakinggan ang galaw ng sanlibutan. Kaya dinudumog ang mga artista, ang mga talagang mga palabas dyan, mga minamahal. Yan ang galaw, yan ang agos ng sanlibutan, ngunit ayaw makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. At tandaan po natin, mga minamahal, na ang kaaway ay ginagamit din niya ang kapangyarihan ng pakikinig. Amen. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng pakikinig ng tao upang tagpan ang iyong tainga, upang tagpan ang iyong mata, ating mata, sa ebanghelyo ng kaligtasan. So, ibig sabihin, mga minamahal, malinaw ang sinasabi sa ikalawang aklat ng Korinto, ng Kapitulo 4, ng talatay 4, mga minamahal, na ang sabi na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang ang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Binulag daw sila ng Diyos ng sanglibutang ito. Kung yung papansinin yung Diyos, small letter, mga minamahal. So, ibig sabihin ang Diyos ng sanlibutan ito at alam mo, alam natin kung sino ang Diyos ng sanlibutan ito na talagang maraming o mayroong mga ngaral na ipinapangaral, mga minamahal, itinuro sa mga tao magit 100 taon na ipinapangaral, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Siya ay tao, mga minamahal. So, ibig sabihin, kung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus
ay tao, hindi niya makikita ang Diyos. Amen. So ano ang sinasabi ng aklat ng John Kapitulo 1 ng talatay 18? So ang sabi dito, mga minamahal, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kung tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi niya nakita ang Ama. Ngunit, ipinakilala niya ang Ama. So, ibig sabihin, nakita niya ang Ama, ibig sabihin, hindi po siya tao, mga minamahal. Amen, siya ay nagkatawang tao. Amen. Ating munang palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay na ipinakilala niya ang Ama. Nung umakyat na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa langit, ay ang sumunod ay ang mga apostol naman. Sino ang ipinakilala ng mga apostol? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung ating titignan ano yung ating napag-aralan nung nakaraan, na ang sabi na huwag padaya. Huwag kayong padaya. Ngunit kung ating titignan, marami ang nadaya sa pakikinig. Amen. Maging sa ibang outreaches, mga minamahal, outreach ng ating banal na gawain, na sila ay nandito na sa banal na gawain, mga minamahal. Ngunit sila, mga minamahal, ay napakinggan ang ibang katuruan ng ibang sikta, at sila, mga minamahal, ay napadako, mga minamahal, sa ibang sikta, mga minamahal. Ito ay sa ibang bansa, mga minamahal. Kanilang nasaksihan ang kagilagilalas na gawa, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Andito na sila sa buong-buong katotohanan. Kanilang nakita ang pruweba at ebidensya. Ngunit sa kanilang pakikinig, sila, mga minamahal, ay nadaya, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, sa ating pakikinig, mga minamahal, sa ating pangangaral, mga minamahal, na napakahalaga na ang makikinig ay sumampalataya, mga minamahal. Amen. Lucas chapter 10 verse 16, ang sabi dito, mga minamahal, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Amen. So, ibig sabihin, lahat pala ng nakikinig sa pangangaral, kung hindi ito pinapakinggan, mga minamahal, ay itinatakwil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, ito ay talagang bawat mananampalataya, ito, mga minamahal, ay talagang ipinapaalala sa atin, mga minamahal. Amen. Ang sabi sa ikalawang aklat ng Timoteo Kapitulo 2, talatay 14, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. So, ibig sabihin, mga minamahal, ipinapaalala doon sa ating nabasa, sa ating teksto, ito ay ipinapangaral sa mga lalaki, babae, at hanggang sa mga bata. So, napakahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, dahil ang sabi, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon. Ito, mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang huwag tayong padaya, mga minamahal.
kung tayo o ikaw ay maka-encounter mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tao. So ibig sabihin, alam natin na ang tao, lahat mamamatay ang tao. Amen. So ibig sabihin, kung tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pati siya rin ay hindi exempted sa kamatayan. Ngunit ang sabi sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6 ng talatay 16, ang sabi dito mga minamahal, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man, suma sa kanya nawa ang kapurihan at pagkaharing walang hanggan, siya nawa. So ibig sabihin, hindi tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bawat pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, ito ay liwanag sa atin upang mabago ang ating buhay. Amen. Ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi upang patamaan ka, mga minamahal, upang ikaw ay hindi saktan, mga minamahal, kundi ating itama ang mali, mga minamahal. Amen. Na minsan maaaring naka-encounter na tayo na respect na lang sasabihin nila, mga minamahal. Respeto na lang sa bawat pananampalatayang, mga minamahal. E kung alam mo na, alam natin na mali na, mga minamahal. So ibig sabihin, i-correct yung mga minamahal, itama yung mali. Dahil kung ating titignan, kung yung mali ay hindi natin na itatama, mga minamahal, kung hindi natin i-correct, mga minamahal, di lahat na lang ng tao ay nabubuhay sa mali. Amen. So hanggat narito ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi hinto ang mga mangangaral, mga minamahal, sa pagtuturo, mga minamahal. Ngunit nandito ang salita ng ating dakilang Diyos. Kung wala ang Biblia, mga minamahal, maaring wala ng usapan, mga minamahal. Amen. Kaya't sa ating mga kabataan, mga minamahal, dapat kayo, mga minamahal, ay talagang masipag, masigasig sa paglilingkod, masigasig sa pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos, dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, yan ang gagabay sa inyong buhay, mga minamahal. Habang kayo'y nabubuhay, kayo din ay magkakaedad, mga minamahal. Sa ngayon, nandyan ang ating mga magulang, ngunit hindi habang panahon, nandyan sila, mga minamahal. Maging ang mga mangangaral, mga minamahal. Kaya nga, kailangan masigasig sa pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating dakilang Diyos ay kailangan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan kayo na talagang masipag sa pakikinig, pagsunod, paglilingkod, mga minamahal. Amen. Kahit sa ating buhay, napakahalaga yan, mga minamahal. Napakahalaga na iyong pinapakinggan, ating pinapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Dahil kung sa ating buhay, kung sa iyong buhay ay iba ang ating napapakinggan, maaaring maapektuhan ang ating buhay, maapektuhan ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kung iyong nabasa ang buong aklat ng Amos, mga minamahal, na
ang aklat ng Amos kung inyong babasahin yan, mga minamahal, iyan ang mga nakasulat diyan ay pawang kahirapan, pawang kapahamakan at kapighatian ang mga nakatala diyan. Bakit nangyari yan, mga minamahal? Dahil during that time, mga minamahal, ay kanilang ni-reject, hindi nila pinakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Ayaw nilang pinakinggan, mga minamahal. Sa Amos, Kapitulo 1 ng talatay 11, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapi ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, darating ang panahon na mawawala, aalisin ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita. Kaya't sa ating panahon, habang nandito pa ang salita ng ating dakilang Diyos, ipinapangaral pa, mga minamahal, ating pakinggan at unawain, mga minamahal. Amen. Pahalagahan natin ang ating bawat pagtitipon, mga minamahal. Dahil pag hindi natin yan, hindi mo yan pinahalagahan, mga minamahal, mangyayari sa ating buhay ang nakatala sa verses 9, 10, 11, and 12. Ang salita ng ating dakilang Diyos, ang iyong pag-asa, ang ating pag-asa, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, huwag tayong mag-alinlangan sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano ang sinasabi sa aklat ng Marcos Kapitulo 7 ng talatay 14, mga minamahal? Ang sabi dito, at muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Mahirap po bang unawain ang salita ng ating dakilang Diyos? Hindi mahirap unawain ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kailangan mo lang na gawin, ang kailangan nating gawin, mga minamahal, ay pakinggan at pagsumikapan, mga minamahal, sa pakikinig, pagdalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang sabi ni Haring David, mga minamahal? Dito sa Awit, Kapitulo 85 ng talatay 8. Ang sabi dito, mga minamahal, aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal, ngunit huwag silang manumbalik uli sa kaululan. Amen. So, ibig sabihin, ang papakinggan lamang natin ay ang salita ng ating dakilang Diyos na ating napapakinggan. Amen. May tatlong rason, mga minamahal, bakit kailangan natin makinig, kailangan natin pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Una, mga minamahal, listen to God to stay close to Him. Listen to God to stay close to Him. Ang sabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyong, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, listen to God to follow His will for your life. Hebrews chapter 13 verse 21 ang sabi, ay pakasagdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa.
Pangatlo, mga minamahal, listen to God to capture His ideas. Ephesians chapter 4, verse 24, ang sabi, at kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Ito ang mga bagay, tatlong bagay na ating gawin, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Kung aking pag-iisipan ang iyong kabutihan, tatwing ako'y lumalayo ng lalamig, hindi napapako ang katapatan mo, iyong ipinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, O Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, diwala ay taos. Dahil alam kong hindi ibibigay at iaalay sa piling mo. Salamat, ako ay pinalaya mo sa lahat ng kasalanan, mga kahinaan. Pupurihin ka, yan ay aking gagawin. At sasabihin ko sa buong mundo, sa piling mo, O Diyos, may haba akong lubos. Sa piling mo, ibibigay at iaalay sa piling mo. Sa piling mo, O Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos. Dahil ibibigay at iaalay sa piling mo. Aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Mga minamahal, sinasabi na aklat ko ng Deuteronomio sa Kabanata 28, talatay 1 hanggang 2. At mangyayaring kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa.
at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Mga minamahal, kung ating marinig ang tinig ng ating dakilang Diyos, huwag po natin papagmatigasin ang ating mga puso na gaya na sa pagmumungkahi. Sapagkat sa piling ng ating dakilang Diyos lamang matatagpuan, mga minamahal, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan na hindi masayod ng puso't isipan, mga minamahal. Sa piling ng ating dakilang Diyos, may katiyakan ang buhay, may katiyakan ang kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. May katiyakan ang kagalingan, ang kalutasan ng mga problema. Kahit sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, kailangan natin ating dakilang Diyos. Dinggin natin ang kanyang tinig at sundin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, garapin po natin, mga minamahal, may apat na reglamento ng kaligtasan, susi upang tayo po ay makapasok sa kariyan ng langit, pagmana ng buhay na walang hanggan sa piling na ating dakilang Diyos. Unang-una po ay ang pananampalataya. Panampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos. Siya'y Diyos, nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus, upang ikaw, ako, tayong lahat, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling na ating dakilang Diyos. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga. Walang matuwid kahit isa. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Kristo. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Kristo. Upang tayo po ay malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapay Jesus sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang ikaapat po, ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kaya't bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na babanggitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Jesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved and honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, malapino, narito po ang mga kaluluwa na iyo pong kinahabagan, binigyan ng pahintulot upang sila makalapit sa iyong banal na paanan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sa ampunan ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila malapinoon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Dagdagan po kanilang pananampalataya sa panggalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. O dakil mapagpala ni mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Peso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus
krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay o malapinoon. Ipagkalubo po sa aming pungdalang beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Malapinoon, complete recovery. Kalakasan, kalusugan, good health, malapinoon, mahabang buhay sa aming pong beloved ati Rachel Peach Almeida Esquera, umalapinoon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, umalapinoon. At abutin mo po na yung mapagpalang kamay. Hallelujah. Lahat ng mga pangailangan, umalapinoon, ng bawat isa sa amin, umalapinoon. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Hallelujah. Kagalingan sa karamdaman, trabaho, negosyo, umalapinoon. Tirahan, sasakyan, kalutasan ng mga problema, umalapinoon. Hallelujah. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal, kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman, banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubusipon, lagna, trangkaso. Hallelujah. Sakit ng ulo. Hallelujah. Sakit sa puso, tuberculosis. Hallelujah. Panlalamig, panlulupaypay, panghihina, cast out. In the name of Jesus, demonyo ng kahirapan. Hallelujah. COVID-19, cast out in the mind of Jesus. Diabetes, arthritis, hallelujah. Cancer, leukemia, hallelujah. Cast out. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng sabay-sabay ating pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord. 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamalapin sa Diyos.